Ayan, good morning! Good morning po. Nothing Good is morning, impossible everyone. to our God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Sino po naniniwala? I believe in you, our Lord Jesus. Hallelujah. Yan, isang mapagpalang araw po. Good morning mga kapatid, mga ka-DM Pod. No? Thank you, Lord. Good morning. Thank you, Lord. Hallelujah. Good morning. Yan, ating ika 378. Ating ika 378 na araw, mga kapatid. 78 na araw ng kabutihan, katapatan ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Kaya naman, karapat dapat po na unahin natin ng Diyos sa bawat araw ng ating buhay. Amen. First, the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan. Kung kayo po'y inaantok pa dyan sa inyong higaan, ay bumangon-bangon na po tayo. No? Pwede na po tayong magbukas ng ating camera. Idilat ang mga mata. Huwag po kayong nakapikit, ha. Makatulog kayo uli. Ayan, good morning to our sisters na naka-open na ang camera. Good morning, Sister Lita. Good morning. Yes, good morning. Good morning, Sister Joy, na merong gumamela sa kanyang likuran. Ang ganda-ganda ng gumamela na yan. Kasing ganda ni Sister Joy. Ayan, good morning, Sister Vivian. Good morning. Wow, good morning, sis. Ganda-ganda naman. I woke up like this lang, mga peg natin. Diba? Good morning, Sister Trini. Ayan, kahit puyat-puyatan po tayo. Palakihan ng eye bags. Diba? May nanalo na sa eye bags. Good morning to all. Good morning. Good morning po. Ayan, good morning sa ating kapatid from Australia, si Sister Ivy. At sa kanyang naku, nagbibinata ng anak na si Little Boy Grant. Good morning. Good morning. Sister Ivy, nabubuhat mo pa ba ng ganyan na si Little Boy Grant natin? Mabigat na siya. Oo nga. Diba, talagang iti-treasure mo yung bawat araw ng pag may baby ka kasi ang bilis lang eh, diba? Sobrang bilis, oo. Nakita niyo yun. 378, ang daming nagbago na no sa ating little boy. Dati babing baby pa siya, diba, naka-onesie pang damit, na nanonood ng The Wheels on the Bus. malapit na siyang mag-school, no? Hello, tita. Naku, hope to see you soon, mga kapatid, no? Dito sa ating bansa talaga pong masasabi ko na okay na, no? Okay na po eh. Talagang endemic na po siya. Nag-end na po ang COVID. Amen. Agree Amen. Po tayo. Amen. Amen. Yes, Amen. Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Ayan, good morning, Mars Irene. Ayan, good morning. At sa iba pa po nating kapatid na hindi pa naka-open ang camera, alam ko naman po nandiyan lang kayo. Kaya lang, siguro mas gusto po ninyong makinig at kami ay tingnan-tingnan po ninyo. Ayan, praise God. Happy lang po tayo, no? It's a beautiful day, no? Sabihin nga po natin, it's a beautiful day. It's a beautiful day. Ang bawat araw po ay regalo ng Panginoon, no? Kung meron po tayong unang-unang regalo, no, na natanggap po natin para sa araw na to, ano po 'yon? Eh yung dumilat po yung ating mga mata, buhay pa tayo, no? Yan po ay regalo ng Panginoon. Hindi po ang regalo ay lagi na lang literal na kailangan hawak-hawak natin. Yun po tayo ay gumising. Thank you, Lord, na po yun. Regalo po yan ng Panginoon. Every day is a gift from God. Kaya dapat lamang po na tayo po ay unahin po, no, nasambahin ang ating Panginoon. Unahin po natin, no, na siya'y hanapin at makilala po ng lubos. Sino po ang araw-araw na sasabik, no? Araw-araw kang nasasabik. Kahit pa sabihin mong late na late ka nang nakatulog. Pero gugustuhin mo pong gumising ng maaga, 7:30, na nandito ka na sa DM pad.
Hindi na nga po masyadong maaga yun, eh, no? Yung 7:30. Para sa akin, na hindi na siya masyadong maaga. Tamang-tama lang po yun na magkaroon tayo ng tamang tulog na, no? Praise God. Sige po, minsan pa palakpakan po natin ang ating Panginoon. Woo! Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Salamat po sa masiglang umaga, no? Masiglang umaga. Yan, minsan mag-ano na tayo. Balik na tayo sa Zumba, Mars Irene, no? Para maging lalo tayong physically fit. Marami tayong gagawin ngayong April, eh. Magiging busy-busy po tayo ngayong April. Purihin po ang Diyos. Sige po, tayo po ay sama-samang sumamba sa ating Panginoon. Kanina pa po naghihintay si Lord, no? Kung tayo po ay excited, ay mas excited si Lord na mapakinggan ang ating pagsamba, na makita ng Lord, no, na meron po siyang mga anak dito po sa DM Pod 730, 378 na araw na umaaten upang siya po ay unahin, pasalamatan, purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. No, thank you, Lord. Sige po. Share ko po ang aking screen, mga kapatid. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, when I found the joy. When my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you, I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Sama-sama po tayo, mga kapatid, sa Lord.
Hallelujah. Kung meron man pong kadahilanan, Panginoon, kaya po kami nabubuhay. Kaya mo kami binigyan ng pagkakataon, Lord, na gumising muli at pagkaroon ng panibagong opportunity. Ito ay ang ikaw, ay aming sambahin, purihin, pasalamatan sa umaga pong ito, Panginoon. At sa bawat araw, Lord, na inireregalo mo sa amin ang panibagong araw, maraming maraming salamat po. Ikaw po ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. You are the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Ang Diyos na kailanman ay hindi magbabago noon, ngayon, at magpakailanpaman. Nananatili kang matapat, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat, tunay na napakabuti mo, Panginoon. Salamat sa buong linggo, Lord, na amin pong pinagdaanan, na kami po'y itinawid mo at nariritong muli, Lord, nakakaharapin ang panibagong linggo, Panginoon. Alam namin, Lord, na kailanman, Panginoon, ikaw po ang Diyos na hindi kami iiwan at hindi kami pababayaan, Panginoon. Salamat, Panginoon, na kami po'y muli ay dinako mo sa gawain ito ng DMPAD. Sapagkat, Lord, tuwing kami naririto sa bawat umaga, nararanasan po namin, Panginoon, Lord, ang iyong mayamang presensya. Nararanasan namin, Panginoon, ang iyong walang hanggang kabutihan, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa sa amin. At nararanasan namin, Panginoon, ang iyong mayamang pagpapala, lalong-lalo na po sa amin pong pakikinig ng iyong salita. At sa umaga pong ito, Panginoon, muli ay ihanda mo po ang buhay, ang puso, ang aming buong pagkatao, Panginoon, sa amin pong pakikinig ng iyong salita, sa mensahe, Panginoon, Lord, na iyahatid at kakasangkapanin mo sa buhay po ng aming kapatid na si Brother Nelcar Marciano. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat alam namin, Lord, na very timely, Lord, ang amin pong mapapakinggan. At ito po ang ninanais mo na mapag-aralan namin, mapagbulay-bulayan namin, Panginoon, sa umaga pong ito. Ang bawat salita, Panginoon, at tagubilin mo para sa aming lahat, ito po ay manatili sa aming puso. Mai-apply namin sa aming buhay, maisa pamuhay namin, Panginoon. Tulungan mo po kami, palakasin mo po kami, bigyan ng lakas ng loob, matatag na pamumuhay at kaisipan at puso at buhay na palaging nakatuon po sa iyo, aming Panginoong Jesus. Maraming marami pong salamat habang kami nakikinig, Panginoon, habang kami ay naririto at sa buong maghapong ito. Patuloy na ang pagpapala mo po sa lahat ng aspeto ng aming buhay ay amin pong maranasan. Pakabalutan mo po ang buhay po ng bawat isa, kasama ang bawat miyembro ng aming pamilya, Panginoon, balot at selyado ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesus. Maraming marami pong salamat at maingat na maingat po namin ibinabalik, Lord, ang lahat ng papuri, kaluwalhatian. Ito po ang prayers namin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat ng mga taga-langit ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Ayan, purihin po ang Diyos. Ayan, tayo po ay marami-rami na po. No? Maganda po kasi na tayo po nauumpisahan natin. Ano? Nauumpisahan natin magmula pa lamang po sa pag-awit at pagsamba sa Panginoon. Lalong-lalo na po yung Word of God. No, maganda po. A-attend po tayo. Maumpisahan natin. Mahirap po kasi na dumating tayo kalagitnaan na meron na po tayong mga na-miss, no, na salita po ng ating Panginoon. Though meron naman po itong recorded, no, sa ating YouTube, pero syempre iba pa rin po yung live na live mo, no, na naririnig po, no, ang boses ng Panginoon through the life of our brother. Palakpakan po natin ng Diyos sa buhay po ni Brother Nelcar Marciano. Thank you, Lord. Good morning, Brother Nelcar.
Good morning po sa bawat mga ka-DM pod. Praise the Lord, praise the Lord. Sister Irene, munti ko nang nakalimutan. meron palang turo ngayon. Kasi kagabi po ay nag-basketball po ang kalalakihan at ang mga KKB ng GA. At inabot po kami ng mga 9:30. Sumakit po ang aking katawan. Glory to God, nung na-text ni Sister Irene, po nga pala, Monday ngayon. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon. Ano? At alam niyo po, in and out of season, kailangan po nating ituro at ipahayag ang salita ng Panginoon. Maraming salamat sa inyo dahil muli ako ay naimbita upang magpahayag ng kanyang salita, ang butihing salita ng ating Panginoon sa araw na ito. Ang medyo masakit ay hindi ko mabuksan ang Zoom nung isang laptop dahil nandun po sa kabila yung akin pong PowerPoint. Marahil makinig na lamang po kayo. Okay lang po ba yon kahit na walang PowerPoint, mga okay kapatid? Lang po. Okay lang. Sige, kasi medyo ang ating pag-aaralan ngayon ay ang kabanalan ng Panginoon. Sundan nyo na lamang po ako. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sige po. Ang ating pong teksto ay makikita po sa 1 Peter chapter 1, verse 16. Ito po ang sinasabi at sinasaad doon. For it is written, be holy because I am holy. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Amen. Samandali po tayong manalangin. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa umagang ito na minsan pa binigyan mo kami ng hininga, ng buhay. Kaya mo, Ama, banal na Espiritu, patuloy kang lumukob sa aming pong buhay, san man naroroon ang aking mga kapatid, ay mahipo ang inoon ng iyong salita. Kaya mo na bumukal sa aming mga puso ang iyong mga salitang itong aming mapapakinggan at maipamuhay, Panginoon. Hindi lamang marinig sa kabilang tenga at lumabas sa kabila, subalit ay among ang lahat ng iyong ng aming maririnig na salita ay tumanim ng malalim, Panginoon, sa aming mga puso't buhay. Nang sa ganun, Panginoon, meron kaming pinangahawakan sa araw-araw namin pong pamumuhay. Sa iyo pong lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. So, sino po dito ang mahilig sa music? O yung mga music lover? Alam ko, marami po siguro sa inyo ang music lover. No? Ako po, talagang music lover po ako. Kahit na anong genre, minsan ako eh nakikinig din po ako ng mga 50s, 60s, 70s, 80s, 90s until now ng mga songs. Pero wala pong tatalo kasi yung mga nung araw ng mga awitin. Kasi bukod sa magaganda yung mga sinasaad, mga sinasabi, eh napakasarap pong pakinggan sa ating pong pandinig. Okay. Alam niyo po, kaloob din po yan ng Panginoon, ang music. Minsan, alam niyo po, sa pakikipag-usap o sa pagpapaliwanag sa isang tao o sa isa mong nililiyag, minsan hindi mo masyado ma-express ang ninanais ng damdamin mo. Hindi mo may paliwanag ng malalim, ng gusto, yung nasa puso mo. Ako po, medyo ganun eh. Madalas po akong ganon. Pero po, so sa pamamagitan ng awit ay mas naihahayag po natin ang nilalaman ng ating damdamin, yung mga nasa saloobin po natin. Halimbawa, meron ka pong isang iniibig, meron kang gustong patukuyin sa kanya sa pamamagitan ng isang awit. No? Ito ay nasasabi mo sa kanya sa pamamagitan po ng awitin. Classic example dito, halimbawa, ito pakinggan nyo po.
Ang sabi doon eh, sa isang awit, ikaw ang ligaya ko, panaligan mo, o giliw ko. Ngayon at kailan paman, ang aking pag-ibig di magbabago. Ikaw ay umasa rin at sa suyuan di magtataksin. Kahit buhay ay makitil, ang pagsuyo ko'y di magmamali. Di pa po, ang ganda, no? Gusto niyo po bang kantahin ko? Alam ko makaka-relate yung iba rito. Ikaw ang ligaya ko, panaligan mo, o giliw ko. Ngayon at kailan paman, ang aking pag-ibig di magbabago. Ikaw ay umasa rin, at sa suyuan di magtataksin. Kahit buhay ay makitil, ang pagsuyo ko'y di magmamalir. Kundi man po yan. Yan. Sino po yung nakarelate? Praise the Lord. So, yun po yung mga himig nung araw na gustong-gustong balikan. Yan po. Hindi la, kasi yung mga sinasambit doon sa mga awit na yun, napakaganda. Napakaganda ng mga Tagalog na ginagamit po. O meron pang isa. Ito, 70s naman to. Sabi doon, mahal kita, basta't mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Ayan, alam na alam po rin natin yan. Alam niyo po ba, the first song in the scriptures appears in Exodus chapter 15, and the last song can be found in Revelation chapter 15. And both have as their shared focus, the holiness of God. After God demolished any notion that he keeps false gods were anything other than the projections of the men who worship them, after God delivered over 1 million Israel slaves from the grip of Egypt through 10 awesome plagues and a parted Red Sea, Moses led the whole nation in a song celebrating God's holiness. One verse captures the essence of the entire song. Ang sabi doon, Lord, who is like you among the gods? Who is like you, glorious in holiness, revered with praises, performing wonders? Yan. Doon po matatagpuan sa Biblia, doon pong unang awit sa Exodus chapter 15, at sa Revelation chapter 15 naman, yung huling awit. At nakapokus po ang awit sa kabanalan ng Diyos. Nang ang mga Israelita ay pinalaya sa Ehipto sa kanilang pagkakaalipin sa pamamagitan ng pagpapadala ng Diyos ng 10 salot, no? Sa paghati ng dagat na pula, sila'y nakatawid mula sa baybayin ng Ehipto patungo sa lupang pangako. Nung sila'y nakalaya sa mga kamay ng mga Egyptians, ay nag-celebrate po sila Moses kasama ang mga Israelites, nagdaot sila ng isang magarbong selebrasyon sa pamamagitan ng awitan, sayawan sa kanila. Sa kanilang awit ay mayroong isang istansa na nagsasabing kabanalan ng Diyos doon sa Exodus chapter 15 verse 11. Ang sabi doon, ikaw Yahweh, sino sa mga Diyos ang katulad mo? Sa kabanalay, dakila at kamangha-mangha. Sa mga himalay, di mapapantayan. Sa kabanalan ay di matutularan. Yan po yung nakasulat doon sa Exodus chapter 15:11. Naman, si Apostle John din po ay napagbigyang makita ang kinabukasan o yung future. Nakita niya ang matinding putot ng Diyos na mangyayari sa mga susunod na panahon. Yan matatagpuan po yan sa Revelation. Nakita niya ang nagkakatipong mga antikristo, mga taong hindi naniniwala sa Diyos at walang pananampalataya. At sila'y nabulid sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. At doon din po mababasa natin yung mga maraming
hindi mabilang na tao na nagkakatipon din, mga nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, mga sumampalataya sa banal na Panginoong Jesus, umaawit din po at nagpupuri. Ito po ang sinasabi. Ang sabi doon, uy, kanilang inaawit din, nakita ni Juan na yung mga tao na nandoon ay umaawit din nung katulad nung inawit ni Moses doon nung nilabas sila sa Egypto. Yun din ang kataga. Sabi doon sa yun na narinig natin kanina, no, yung sa Exodus chapter 15 verse 11. Ikaw Yahweh, sino sa mga Diyos ang iyong kagaya? Ito rin po ang narinig niya. Sa kabanalay, dakila at kamangha-mangha. Sa mga himalay, di mapapantayan. Sa kababalaghan ay di matularan. Yan. Nandun po sa in-between ng Exodus at saka ng Revelation, makikita natin yung God's holiness comes up over and over again. Holy is used more often as a prefix to God's name than any other adjective. Two men in the scriptures who were permitted to see into the throne but reported hearing one continuous refrain spoken day and night, holy, 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 holy is the Lord God Almighty. Si Isaiah rin po yan, nakita niya. Chapter 6, verse 3, and Revelation 4, 8. Holy, holy is the Lord God Almighty. So, ang kabanalan ng Diyos, ang lumalabas na paulit-ulit na binibigkas, ang banal na salita, ang madalas na yung unang salita, yung unlapik, no, akibat ng pangalan ng Diyos, banal na Diyos, yung ganon. No, parating nakadikit siya. So, yun po yung, sabi dito, yung parating salitang ginagamit sa Diyos, banal na Diyos. So, dalawang tao ang nakakita po sa kabanalan ng Diyos, si Moses at si Juan din. Si Moses, nang makita niya ang banal na Diyos sa bundok Sinai, kasi sinabi niya doon na noong papunta siya doon sa bush, nakita niya na yung bush hindi nasusunog. Tapos nung sabi ng nung nilapitan niya ito at inisyoso niya, nilapitan niya, namamangha siya, biglang narinig niya yung boses ng Panginoon Diyos. Sabi, tanggalin mo, hubarin mo ang iyong sandalyas dahil ang tinutungtungan mo ay banal na dako. So ang dalawang ito po, si Moses at si Juan, ay pinahayag ang kabanalan ng Diyos. Banal, banal, banal ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat na siya'y nakaraan, kasalukuyan at darating. This is the only thing said about God in this fashion. No other attributes of His is repeated 3 times. 3 beses po sinambit ang katangian ng Diyos. Banal, banal, banal ang Panginoon. Yan po ay nakasulat. So ngayon pong umaga ay aking ipahayag sa inyo ang katotohanan patungkol sa Diyos na siya ay mahiwaga, siya ay nakababahala. Nakababahala po ang Diyos at sobrang kahanga-hanga. Kaya't maiintindihan natin na si Job, bakit niya nasabi ito sa kanyang kataga. I heard rumors about you, sabi ni Job. But now my eyes have seen you. Therefore, I take back my words and repent in dust and ashes. Sa Tagalog, noo'y nakilala ko kayo dahil sa sinabi ng iba. Subalit ngayon, nakita ko kayo ng sarili kong mga mata. Kaya ako ngayon nagsisisi, ikinahihiya lahat ng sinabi. Sabi ni Job, sa alabok at abo ako'y nakaupo. Parang ganito yung sinasabi niya, paliwanag. At sabi niya, narinig kita sa pakikinig ko sa iba. May nagpahayag, no? May nagpahayag kay Job. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So narinig niya. Ngunit ngayon nakita ng aking mga mata ang iyong kadakilaan, na-experience niya ang presensya ng Diyos, ang kabanalan. Ang iyong kabanalan ay walang kapantay. Ang iyong kapangyarihan ay walang kapantay. Kaya't ako'y nagsisisi sa lahat kong nasambit, Panginoon. Patawarin mo ako. Ako ay nanginginig sa takot
sa mga nasabi ko sa inyo. Nakalimutan ko ikaw ay Diyos na nasa itaas at ako ay nasa ibaba. Ikaw ang may hawak ng buhay. Kung nais mong kunin, ay mapangyayari. Ikaw din ang nagbibigay ng buhay sa alabok at mga abo. Ngayon ako ay nakaupo. Nagsisising tunay. Ako'y patawarin o aking Diyos. Yan po ang salaysay ni Job. Si Moses naman, nakakita yun, yung sinabi ko kanina, no, nung yung bush, so siniyasat niya, ulitin ko lang, no, so minasdan niya yung punong kahoy na nagliliyab, subalit hindi nasusunog. No, nagtaka siya, kanyang nilapitan, at ang hindi niya alam ay nakalapit na siya sa presensya ng kabanalan ng Diyos. Kaya sinabi sa kanya ng Panginoon, hubarin mo ang sandalya sapagkat ang tinutungtungan mo ay banal na dako. No, yun po, na-experience din po ni Moses ang kabanalan ng ating Panginoon. Nakita niya pa ngayon likod ito. No, no, likod ng Panginoon Diyos. No, maswerte siya, hindi siya namatay. No? If you look intently at this truth about God, you will join Isaiah, a man of God who studied and taught about and proclaimed God's holiness for years before having a personal encounter with this holy God, and was left saying, "Woe is me, for I am ruined, because I am a man of unclean lips and live among people of unclean lips, and because my eyes have seen the King, the Lord of hosts." Oh, yun po. Kapag tiningnan mong mabuti ang patungkol sa katotohanan ng Diyos, ay makikiisa ka kay Isaiah. Ang taong inaral ng mabuti ang katangian ng Diyos at nagpahayag ng kabanalan sa matagal na panahon. No, naengkwentro niya ang kabanalan ng Diyos. Nasabi niya sa kanyang sarili, kawawa ako sapagkat ako ay makasalanan. At mula sa isang lahing makasalanan, mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang Haring si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. No, mapapahamak daw siya. Parang sinabi, parang pag nakita ko ang kabanalan ng Diyos, mamatay ako. Parang ganun yung ano niya, ang pakiwari niya. Ngayon, tanungin po natin kung sino ang Diyos sa ating kapanahonan. Ating panahon, 2022, 20th century, na madalas kung minsan nagagamit pa ang pangalan sa walang kabuluhang bagay. Minsan nagagamit sa mga stand-up comedians. Yun. At nailalagay pa nga sa mga bumper sticker. What does it mean to say God is holy? There are basically two strands of meaning for the word holy. Sundan niyo na lamang po ako. Number one, to be holy is to be distinct, separate, unique. Ang pagiging banal ay kakaiba, nahihiwalay, walang katulad. Sabi ni R.C. Sproul, the meaning of holy in the Bible is to cut away or separate. This word conveys the same idea we express when we find a garment daw, garment or golf club or some piece of merchandise that is outstanding, that has superior excellence, and we might say that it is a cut above the rest. Yan ang sabi ni R.C. Sproul. Yan, sa Wheaton, Illinois. Sabi ni R.C. Sproul, ang ibig sabihin ng banal sa Biblia ay alisin, ihiwalay. Halimbawa, may nakita kang isang kasuotan. Yan ang paliwanag niya ni R.C., no? R.C. Sproul. Meron kang isang nakitang kasuotan o damit na napakaganda. Golf club. Sabi niya, pamalo sa golf. O isang paninda na namumukod tangi, superior, mataas ang uri, at kakaiba sa lahat. Namumukod tangi sa iba. Nakakamangha, nakakabilib. Walang ibang nakagagawa nito, kundi siya lamang. Isang napakalaking himala.
Yan ang nagagawa niya. Hindi maipaliwanag, walang kapantay, walang kaparis. Ito daw po ang ibig sabihin. Yan. To be holy is to be distinct, separate, and unique. So when we say God is holy, we're not talking about the characteristic of out of many about God. We're talking about the character of God himself. Holiness, when applied to God, means that he is utterly unique, incomparable, matchless, without parallel, and without peer. In Isaiah chapter 40, verse 25, ang sabi dito, God himself issues the challenge. Who will you compare me? Or who is my equal as the Holy One? Kanino ninyo ihahambing ang banal na Diyos? Meron ba siyang katulad? And the answer is, there's no comparison. God is not just supersized version of you or me. He is transcendently separate in a class by himself. He is subject to nothing. He answers to no one. This is who our holy God is. Wala siyang katulad, wala siyang kapares. Ang Diyos ay hindi supersize o napakalaking dambuhala. Hindi siya version mo o version ko. Siya ay nahihiwalay na klase sapagkat siya ay walang katulad. Siya ay nangingibabaw sa lahat. Hindi siya nagpapasailalim kahit kanino. Hindi siya nagpapasailalim sa mga batas. Wala siyang batas sapagkat siya mismo ang batas. At hindi rin siya kailangan o obligado sagutin ang sinuman. Yan po ang banal na Diyos. When Hannah rejoiced in God for answering her prayer for a son, diba? She prayed, "There is no one holy like the Lord," sabi niya. "There is no one beside you, and there is no rock like our God." Si Yahweh lamang ang banal. Wala siyang katulad. Walang ibang tagapagtanggol liban sa ating Diyos. Yun ang sinabi ni Hannah. No? Makikita po natin yan sa 1 Samuel chapter 2, verse 2. Bakit niya kaya nasabi yun? No? Yung si Yahweh lamang ang banal. Wala siyang katulad. Walang ibang tagapagtanggol liban sa ating Diyos. Bakit kaya niya po nasabi ni Hannah? Dahil po na-experience niya rin po ang kabanalan ng Diyos. Ganun din po si King David. David's confidence in God was fortified by considering his holiness. "Lord, there is no one like you among the gods. And there is no works like your words, like yours. All the nations you have made will come and bow down before you. You Lord, and will honor your name, for you are great and perform wonders. You alone are God." Sabi ni David sa Psalms chapter 86 verse 8 to 10. "Sa sino mang Diyos wala kang kawangis? Sa iyong gawi walang kaparis? Ang lahat ng bansa na iyong nilalang lalapit sa iyo at magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong pangalan pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahangahang." Ang sabi ni Haring David, actually, hari na yun, ha? Ang sabi niya, wala ka pong kaparis o banal na Diyos. Ikaw po ay dakila at lahat po ng gawin ng iyong mga kamay ay kahangahanga. Walang katulad ang iyong kapangyarihan. Yan po ang ilustrasyon ni Haring David sa kanyang mga awit. So bakit ganun na lamang ang ilustrasyon ni Haring David? Sapagkat kanya rin pong naranasan ang kadakilaan at kabanalan ng Diyos. Even the name God gave to his mighty archangel Michael testifies to this truth. The name is translated, "Who is like God?" No? Kahit po si Anghel Michael ay nagpatotoo at nagsambit, kanino mo iyahalin tulad ng Diyos? Wala siyang katulad. So, here's the first strand of meaning in the Bible about the holiness of God. He is,
He is not like anything or anyone we can come up with. He is above, higit sa atin, no? He is beyond, nangingibabaw sa atin. He is so different, kaiba. And so rare, walang kaparis. That no one in the Bible, regardless of how learned, failed to crumble, mag-collapse in fear, no? And humility and repentance when they caught a glimpse of this holy God, kapag nasulyapan mo ang banal na Diyos, pihadong ikaw ay matatakot. Masyasyak ka. Hindi ka makapagsasalita. Matutulala ka. No. When God met Habakkuk, the prophet, he described his reaction like this. I heard and I trembled within. My lips quivered at the sound. Rottenness entered in my bones. I trembled where I stood. Narinig ko lahat ito at ako'y nanginig. Nangatal ang aking mga labi dahil sa takot. Nanghina ang aking katawan at ako'y nalugmok. Tahimik kong hinintay ang takdang panahon ng pagpaparusa ng Diyos sa mga umapi sa amin. Ito ang sabi ni Habakkuk. Yan po ay matatagpuan sa Habakkuk chapter 3, verse 16. He was shattered by what he saw. When we saw him as he is, it traumatized us because we immediately see ourselves for who we really are and the incongruence is overwhelming. Incongruence, lack of alignment between the real self and ideal self, sabi ni Carl Rogers. Hindi magkatugma o nakakalula, yun yung sinasabi ni Carl Rogers. Siya'y nanginig sa takot, si Habakkuk. Parang na-trauma siya at nakita niya ang kanyang sarili kung sino siya sa harapan ng Diyos. Ang hindi nila pagkakatugma, ang hindi nila pagkakatulad, no, katulad ni Isaiah, nanliit sila ng husto. At nakita niya ang kanyang sarili na sobrang makasalanan. Kung hindi sa dugo ni Kristo na tumigil sa Kalbaryo, hindi tayo karapat. Brothers and sisters, there's a lot of religious technicians out there today whose goal is to make you feel comfortable with God at almost any level. They want you to feel like God is someone who can hang out with, confide in, and call on when the going gets tough, regardless of your relationship with Him or what kind of life you're living. No, nung sabi nito ng isang author, narinig siya, isang prominenteng pastor referring to God, Jesus, is an old man. Pero mo, tinawag na matandang hukluban ang Panginoong Jesus. Nitong prominenteng pastor na ito. Sorry po, pero iyon po ang translation ko eh. Sinabi ng prominenteng pastor na ito na ang si Jesus daw ay isang matandang hukluba. So, mga kapatid sa pananampalataya, marami po sa panahon ngayon, mga reliyosong manggagawa ang adhikain ng kanilang katuruan ay ikomportable tayo sa Diyos. Gusto nilang kilalanin natin ang Diyos na para bagang isang mababaw na kaibigan, barkada, gawing barkada sa kanilang mga lakarin, gawing barkada sa kanilang mga hangout. At pag nakaramdam ng kakulangan, ay kanilang tatawagan na parang Shopee. Kung nais nilang tawagan, kung kailangan lang nila, na kung ano ang nais nilang panahon, oras, pag-feel lang nila, no, sa kanilang pangailangan. Yan, ganyan po ang ating kapanahunan ngayon. Contrast to the trivializing bumper sticker, yun sinabi ko kanina, and with a next door neighbor, view of God to what God himself said to Israel in Psalms chapter 50, verse 21 to 22. You thought it was just like you. But I will rebuke you and lay out the case before you. Understand this. You who forget God, or I will tear you apart and there will be no rescuer
it is a dangerous thing to forget that God is holy, mga kapatid. We trifle with the living God to our own peril. He is not our body. Our God is a consuming fire. Hebrews chapter 12 verse 29. Yan po. Our God is a consuming fire. Let the mystery of who He is strike you today. He will not fit into our neat theological formulation. He cannot be defined in infinite minds. That's part of what it means to say He is holy. Anong sabi ng Psalms chapter 50 verse 21 to 22? Akala ninyo, ako'y katulad nyo? Ngunit ngayon, panahon na nang kayo'y aking pagwikaan o pagsabihan upang inyong maunawaan ang ginawa nyong kamalian. Kaya ngayon, dinggin nyo ito. Kayo'y sa akin hindi pumapansin. Kapag ako'y hindi nyo pinakinggan, kayo'y aking wawasakin. Walang sino man sa inyo'y makaliligtas. Yan ang sabi ng ating Panginoon Diyos. Sakit, pero ito ang katotohanan. Kapag hindi natin pinakinggan ang panawagan ng Diyos patungkol sa kanyang kabanalan, tayo ay kanyang wawasakin. Walang sino man ang maliligtas. Yan. Number two, to be holy is to be absolutely pure. To be holy is to be absolutely pure. Ang pagiging banal ay ganap na dalisay. Holiness is being set apart from anything impure in order to be completely given over to what God says is pure. When you apply this meaning to God, His holiness points to what in 1 John 1:5 says, there is absolutely no darkness at all. James tells us that God is not tempted by evil and He Himself doesn't tempt anyone. James 1, chapter 13. Habakkuk 1, chapter 1, verse 13 adds that God's eyes are too pure to look on evil and He cannot tolerate wrongdoings. In other words, God is perfect without sin, flawless. Ang kabanalan ay hiwalay sa mga bagay na marumi, impure, defiled, mga nadudungisan. Ang Diyos ay dalisay. Puro, walang bahid na dungis, walang kadiliman. Hindi siya maaring matukso ninuman. Kapag in-apply natin ang kahulugan ng Diyos sa kabanalan, ay makikita natin yun, sa unang 1, kabanata 1, versikulo 5, ang ganito ang sinasabi. Ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman. Yan. Yan. Ito naman ang sinasabi ni Santiago sa James. Huwag sabihin ninyo man na tinutukso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaring matukso. Si Habakkuk naman sa chapter 1 verse 13. Ngunit paano ninyo natitiis ang mga taksil at masasamang taong ito? Napakabanal ng inyong paningin upang masdan ang kasamaan. Hindi ninyo matiis ang mga taong gumagawa ng mali. Ang mga mata ng Diyos ay dalisay upang tingnan ang mga kasamaan ng tao. Hindi niya pinahihintulot ang mga maling gawa. Yan. In other words, God is perfect. Ang Diyos ay ganap. Walang pagkakamali. Walang pagkakasala. Walang kapintasan. So blazing is God's purity that the sinless seraphim who serve Him in heaven covered their faces with their wings in Isaiah chapter 6 verse 2 and Job chapter 4 verse 18 declares, God puts no trust in His servants and he charges His angels with error. God, yes, and He charges His angels with error. Stephen Charnock was right when he said, as there is no darkness in His understanding, so there is no spot in His wind. As His mind is possessed with all truth, so there is no deviation in His will from it.
He loves all truth. He loves all truth and goodness. He hates all falsity and evil. Yan, sabi ni Stephen Charnock. Sobrang naglilihab po ang kadalisayan ng Diyos. Sabi sa Isaiah chapter 6 verse 2, may mga serapim sa kanyang ulunan at ang bawat isa ay may anim na pakpak, dalawa ang nakatakip sa mukha, dalawa ang sa mga paa at dalawa ang ginagamit sa paglipat. Mga lingkod niya sa langit ay di niya pinagkakatiwalaan. Sa kanya mismong mga anghel, may nakita siyang kamalian. Sabi sa Job chapter 4 verse 18, no? Pati sa mga anghel, may nakikita siyang pagkakamali. No? Sobrang nakakamangha. Walang kadiliman sa kanyang paningin. Walang kadiliman sa kanyang unawa. Ang kanyang kaisipan ay nagaangkin ng purong katotohanan. Kaya naman walang pagkakamali sa kanyang mga pagpapasyak, sa kanyang mga judgment, sa kanyang paghatol. Mahal niya ang katotohanan at kabutihan. Napupuot siya sa lahat ng mali at kasamaan. Yan po ang kabanalan ng Diyos. With the concepts of purpose and purity in God established, how does that relate to us? Yan. Sa konsepto at layunin ng kadalisayan ng Diyos sa kanyang pinatatag na kadalisayan, paano natin siya maiugnay, mai-relate sa ating buhay? Yan. Ang kahulugan sa mga ating napag-alaman, no? Yung kahulugan ng kabanalan. The reflex of His holiness against sin is unmistakable, which raises up the final point. Oh, number three na tayo. Only holy people can see God. Yan po ang katotohanan. Oh, masaya, parang hindi tayo papasa, no? Lahat. Sabi dito sa Hebrews chapter 12 verse 14, pursue peace with everyone and holiness. Without it, no one will see the Lord. Holy people see the Holy God. Unholy people will never lay eyes on Him. Your iniquities have built barriers between you and your God, and your sins have made him hide from you so that He does not listen. Isaiah 59 verse 2. Sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon. Kung hindi kayo mamumuhay ng ganito, Hebrews 12 chapter 14. Mga pinabanal ng Diyos ang siya lamang makakita sa Kanya. Ang mga makasalanan ay hindi kailanman makikita ang Diyos. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan sa pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo makita at hindi nyo marinig. Isaiah chapter 59 verse 2. So, what hope have I? So, para bang, so ano po ang ating pag-asa? Dahil sa panimula, mahalaga na ito. Dahil tayo po ay likas na makasalanan. Ikaw at ako ay may taglay na kasalanan. So, ano po ang ating pag-asa? Paano natin makikita ang kabanalan ng Diyos? Ang sabi sa Psalms chapter 24 verse 3 to 5, sa burol ni Yahweh, sinong nararapat umahon? Sa burol ni Yahweh, hindi burol. Burol o bundok. Sa burol ni Yahweh, sinong nararapat umahon? Sa banal niyang templo, sinong dapat pumaroon? Ang taong malinis ang buhay, pati ang isipan, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Bibigyan siya ni Yahweh ng pagpapalat kaligtasan. Ipapahayag siya ng Diyos na walang kasalanan. Yon. But my hands aren't clean, my Lord, and my heart is not pure. Sometimes I offer up my time and energy to be entertained by things I know are based on lies. I will never climb to the holy heights where God dwells. Subalit, ang aking mga kamay ay marumi, Panginoon.
ang aking puso ay hindi malinis. Kadalasan inuubos ko ang oras, ang aking oras at lakas sa mga bagay na nakakapagbigay aliw sa akin. Mga bagay na alam kong taliwas at nakakiling sa kasinungalingan. Hindi kailanman ako umakyat sa burol ng kanyang kabanalan kung nasaan ang Diyos ay naroon. In 1 Peter chapter 1 verse 14-16, as obedient children, do not be conformed to the desires of your former ignorance. But as the one who called you is holy, you also are to be holy in all your conduct. For it is written, be holy because I am holy. So bilang mga masunuring anak, huwag kayong umayon sa masamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo nung kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. The heart is more deceitful than anything else and desperately sick. Who can understand it? Sabi ni Jeremiah 17 verse 9. Subalit ang buhay ko'y walang pagiging banal. Ang buhay ko'y palaisipan ng kasamaan. Ang puso ko'y madalas maakit ng kasamaan. Ang kaisipan ko'y inaugalian bigyang katwiran ng kasamaan. Ako ay nakayuko sa kasalanan at kabaluktutan ng pag-iisip. Sabi ni Jeremiah. Sino ang makaunawa sa puso ng tao? Sabi ni Jeremiah 17 verse 9. Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Wow. I'm living a contradiction to this holy character. I see that there is something far more dangerous and true. Sabi sa Psalms chapter 90 verse 8 and 9. We have set our unjust ways before you, our secret sin in the light of your presence. For all our days ebb away under your wrath. We end our years like a sigh. Hebrews chapter 4 verse 13 echoes this. No creature is hidden from him, but all things are naked and exposed to the eyes of him to whom we must give an account. Ako'y namumuhay ng salungat sa pag-uugali ng kabanalan. Nakikita ko yan sa aking sarili. Subalit may mas mapanganib pa na katotohanan na sinasabi sa Psalms 90. All our sins are there for you to see. You even see the sins that we have tried to hide. Your anger gives us trouble all through our lives. Then our lives end in a short groan. Aming mga kasalanan sa harap mo'y nahahayag. Mga sala naming lihim ay kita mo sa liwanag. Sa kamay mo'y nagwawakas itong hiram naming buhay. Parang bulong lamang ito na basta lang dumaraan. So, ako po ay nahuli sa akto, sabi niya. Ako po ay tinamaan ng lahat ng kanyang sinalita. At kayo po ay ganun din. Our sin not only makes us totally incompatible with this holy God, it makes us guilty of treason. We have broken His law, defiled His commands, fallen short of His glory, trespassed in forbidden territory, and missed the bullseye of perfection required by a holy God. Ang ating mga gawing kasalanan ay talagang hinding-hindi magkatugma sa isang banal na Diyos. Napakalayo po ng karakter ng Diyos sa ating mga buhay. Nilapastangan natin ang kanyang mga utos. Sorry po sa word. Hindi natin sinunod ang kanyang mga tagubilin. Tayo po ay nagkasala ng pagtataksim. Hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pumasok tayo sa kanyang nasasakupan ng walang pahintulot. At tayo ay nagmintis, sumala, at hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Sabi ni Eliphaz sa Job 4:17, can mortal man be in the right before God? Can a man be pure before his maker? Ang mga kasalanan ko'y iyong patawarin. Lahat ng kasamaan ko'y iyong pawiin, Panginoon. Paano ang isang banal na Diyos na humatol
ng kasalanan, mapapanatili niya ang kanyang integridad. Nasasabihin sa iyo, Sister Irene, not guilty ka o wala kang kasalanan. Yan, paano po ba mahatol ng Diyos o mapapanatili niya ang kanyang integridad, no, bilang banal na Diyos para sabihin sa atin, tayong mga tao, not guilty ka, kapatid, wala kang kasalanan. Ang sagot po ay nasa 1 Peter chapter 3 verse 18. For Christ is also suffered for sins once for all, the righteous for the unrighteous, that he might bring you to God after being put to death in the fleshly realm but made alive in spiritual realm. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Sa Diyos Ama, siya ay pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Ano ang kahilingan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang kabanalan? Hinihiling ng Panginoong Hesus ang grace, ang grasya sa Diyos Ama. Siya ay humakbang papunta sa kabanal-banalang lugar ng Diyos. Ang kasalanan ko at ang kasalanan niyo ay pinataw kay Jesus. At ang kabanalan ni Jesucristo ay ibinalabal sa mga tumanggap sa Kanya bilang sariling Diyos at tagapagligtas. Yan. At pagkasuklam ng Diyos Ama sa kasalanan ay sinuklian ng ating Panginoong Jesus na pinahintulutan ng Diyos Ama sa krus ng Kalbaryo na karumal-dumal na kamatayan. Upang sa gayon, lahat ng sumampalatay sa Kanya at manalig at bigyang halaga ang kanyang ginawa, no, ang kamatayan niya sa krus, yan, at aminin ang mga kakulangan natin, aminin ang ating kahinaan, ang ating karumihan, pagsisihan tunay ang ating kasalanan, idulog sa Diyos na kanyang dalisayin at ang ating mga kaisipan, linisin ang ating karumihan, tanggapin siyang katotohanan bilang tagapanguna ng ating buhay. Ginagalang ang kanyang pagka-Diyos, may takot sa kanya at kasalanan, lumakad ng naayon sa kanyang kalooban, katulad ni Moses at ni Isaiah. Makikita po natin ang Diyos, ang kabanalan ng Diyos. Amen? May kausap pa po ako? May kausap pa ba ako? Praise Amen. The Lord. Amen. Praise the Lord. Naiintindihan po natin? So, conclusion na po tayo. So, ang sabi doon, di ba po, kaya makikita po natin ang kabanalan ng Diyos. Talagang salamat sa grasya ng Panginoong Kristo. Ang kamatayan niya sa krus, napakamahalaga po. Yan po ang dahilan. Kaya tayo po ay makakaharap na sa kabanalan ng Diyos. Yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Napakahalaga po. Tumigis ang dugo. Nagpakahirap siya. Ang tumanggap sa kanya, yan. Kumbaga, iaabugado niya tayo sa Panginoon Diyos Ama. Yung mga tumanggap sa kanya. Oh, banal yan. Makikita mo ang makikita ng taong yan, ang Diyos Ama. Malinis po yan dahil nakabalabal sa kanya ang kabanalan ko, sabi ng Panginoong Jesus. Oh, yan. Let me close with this one question. What difference does God's holiness make in my life? Ano ang matututunan ko sa kabanalan ng Diyos sa aking buhay? Yan. Number one, saving holiness. Panatilihin ang kabanalan sa ating buhay. Sabihin nga po natin, panatilihin ang kabanalan sa ating buhay. Naranasan mo ba na kumilos ang kabanalan ng Diyos sa iyong buhay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo? O namumuhay tayo ng walang kabanalan? Personal mo bang pinaniniwalaan at pinahalagaan ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo? Na yun lang ang pag-asa mo, yun lang ang karapat-dapat, yun lang ang husto sa paningin ng Diyos na walang ibang kaparaanan kundi ang pananalig sa krus ng Kalbaryo? O baka naman hanggang ngayon ay bit-bit pa rin natin ang kasalanan at inaantay na lang ang appointment mo sa paghahatol ng Diyos.
Ako po ay, alam niyo po, tinamaan din sa katuruan na ito. Lahat tayo po ay tinamaan. Pagsikapan po natin mamuhay ng may takot sa Diyos at ng may kabanalan. So number one is panatilihin ang kabanalan sa ating buhay. Number two, serving holiness. Maglingkod ng may kabanalan. Sino po ang naglilingkod sa Diyos dito? Sa Panginoon. Lahat po tayo. Amen? So ano ang katunayan na tayo ay lumalakad at namumuhay na kasama, no, ang banal na Espiritu ng Diyos na siya ay nasa atin? Ang atin bang pag-uugali, pagpili, mga habit, ang atin bang mga pagsasalita ay nakaakma sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Ito ang sinasabi dito. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos. Pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Nowadays, people clinging to false belief, niyayakap ang maling paniniwala, katuruang gusto eh, nakakaganda lang sa pakiramdam, taliwas sa katuruan ng Diyos. Mayroon nagsabi, once saved, always saved. Okay lang na party-party kasama ang mga unbeliever dahil saved naman ako. Naniniwala naman ako sa Diyos. So, nasaan po ang kabanalan dun? Diba po? Paramihan ngayon, people engaging in immorality. Nakikisama sa mga immoral na bagay. Sexual immorality, sex outside marriage, same-sex union, paglalasing. Okay lang ang isabong kahit marami nang nagdurusa. Nasaan ang kabanalan dun? People leading in unrighteous manner. Pagsasamantala sa mahina, pagkibit-balikat lang sa mga nakikita sa mga lipunan, sa kapaligiran, na masama, ayaw mo yan. Okay lang yan. Bahala sila sa buhay nila. Hindi pinapanalangin yung mga current events. Katulad ngayon, may bulkan pumutok. Sila lang doon, bahala sila. Walang panalangin, walang oras ng pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, walang oras sa panahon ng gawain ng Diyos, dahil busy. Nasaan po ang kabanalan doon? Kayo na po ang sumagot. Tayo po ay manalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, sa mga narinig po namin katuruan mo, ay tumimo po sa amin, Panginoon, ng kabanalan ng isang buhay. Tawarin mo kami, Ama, kung may mga bagay kaming mga nagawa na hindi kalugod-lugod sa iyong paningin, Panginoon. Patawarin mo kami, Ama. Sabi, madalas naming inire-reason sa iyo, tao lamang kami, Panginoon. Subalit ikay naging tao. At nagpakabanal hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang pagsikapan namin, Panginoong Hesus, na mamuhay ng may kabanalan sa iyong harapan. Kaya mo, Panginoong Hesus, na makita mo ang aming buhay na kaaya-aya sa iyo ang habang kami nabubuhay pa sa mundong. At makita po masilayan na totoo na kami asin at ilaw dito sa mundong ito, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang aking mga kapatid sa DMPAD. Kaya mo na may natutunan po sila sa araw na to ng Lunes. At may pamuhay po namin kung ma-practice namin sa aming buhay. At lumakad kami nang naayon sa iyong kabanalan, Panginoon. Salamat, Ama. At adalain ko, Panginoon, anuman ang kinaharap ng mga nasa DM pad ngayon, Panginoon, na aking mga kapatid. Ikaw pong nakakaalam. Hipuin mo ang kanyang puso. Baguhin, Panginoon, ang buhay. At sagutin ang matagal ng kanilang mga daing at panalangin, Panginoon. We thank you, Lord Jesus. Sabi mo sa Mark 11, Panginoon, verse 24, if we believe, we will receive whatever we ask for. Believe you, Lord. We believe in your holiness, O God. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise Amen. God. Palakpakan po natin ang banal na Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po, sabi sa Hebreo chapter 10 verse 19 and 20, kaya mga kapatid, malaya na tayong makakapasok sa pinakabanal na lugar dahil sa dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang katawan
binuksan niya para sa atin ang bagong daan patungo sa pinakabanal na lugar na nasa kabila ng tabing. At ang daang ito ang nagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Dahil po yan sa dugo ng ating Panginoong Jesus, kaya meron po tayong kalayaan na makapasok no sa pinakabanal na lugar. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kaya buong pagpapakumbaba no sa ating Panginoon na sambahin po natin ang banal na Diyos. Hindi kasi pwedeng sabihin natin na tao lang eh, no? Tao lang, mahirap magpakabanal. Buhay pa tayo, lumalakad pa tayo sa mundong ibabaw. No, napakahirap, Sister Irene, yung sinasabing kabanalan na 'yan. Alam niyo po, choice naman natin 'yun eh. Choice natin 'yun. No? Na tayo po na araw-araw na naririto po sa DM pad, nakakarinig po tayo ng salita ng Diyos. Eh palagay ko wala na po rito na i-enjoy pa ang ano eh no, ang kasalanan. Kundi tayo po ay natatakot na gumawa ng kasalanan, no? Alam na po natin kung ano po yung ayaw ng Panginoon, 'di ba, na gawin po natin. At syempre, 'di ba, ang nais po natin eh dumating po ang panahon na tayo po ay makasama po ng Panginoon sa kanyang kaharian. Kaya napakahalaga po na tayo po ay mabuhay na binabantayan po natin ang ating mga sarili, ang ating puso, ang ating isipan, ang ating mga sinasabi, 'di ba? At lumakad po tayo sa kabanalan. Hindi po corny 'yon, ha. Minsan sa mga unbeliever, ang corny naman ng mga Christian, no? Nagsasabing banal. Eh wag niyo pong pakinggan ang sinasabi ng mga tao sa paligid po ninyo. Ang mahalaga po yung katayuan mo po sa harapan ng Panginoon. Kasi minsan yan yung nagiging ano eh, nagiging hadlang upang tumigil ka na mabuhay at lumakad sa kabanalan dahil po dun sa mga naririnig natin sa kapaligiran natin. Huwag niyo pong pansinin yun. Ang mahalaga po, yung tayo po ay tumutupad sa salita ng Panginoon. No? Tulungan po tayo ng Panginoon. I-desire po ng heart natin, Lord, gusto ko pong sumunod sa iyo eh. Gusto ko pong mabuhay ng may kabanalan. Tulungan mo ko, Panginoon. No, humingi po tayo ng tulong sa ating Panginoon. Ayan, sige po, tayo po ay dadako sa ating closing prayer. Sino po ang may natutunan ngayong umaga? Napakaganda po, no? Napanimula ngayong week na ito, ngayong Monday. Di po ba? At ito po ay atin pong i-apply sa ating pong mga buhay. Kaya minsan, eh, tayo po'y pamilya naman sa DM pad, no? Kaya pag meron po tayong mga, syempre, nakikita po at nababalitaan sa ating mga kapatid, eh minsan po natatap ko lang, ano, pinaalalahanan ko lang. Diba? Huwag po kayo magtatampo sa akin, no? Kasi po, bilang inyo pong kapatid sa pananampalataya, tayo po'y nagmamalasakitan. Di po ba? Baka sabihin si Sister Irene, paki-elamera yan. Paki-elamera yan eh, no? Pati yung mga ginagawa ko eh, pinapansin pa. Hindi po, nagmamahalan po tayo. Kasi kung wala po tayong paki-alam sa isa't isa, nasan po yung pagmamahal doon? Di ba? Nagmamahalan po tayo bilang magkakapatid sa Panginoon. Kasi hanggang doon po sa kaharian ng Diyos, tayo pa rin pong magkakasama. Amen po ba? Diba? Kaya tayo po ay patuloy na magpaalalahanan sa isa't isa. Mag-follow up po tayo sa mga kapatid po natin. Magkamustahan po tayo. Meron po ba na sa kagrupo po ninyo, ito po yung mga team leader natin, o maaari po kayo yung miyembro, eh sa inyo pong grupo na wala na kayong balita na hindi na po sila nagpaparamdam. Ayan po yung tanong, ano, kamustahin po natin sila mga kapatid. Huwag po nating hayaan na sila po ay tuluyan na po na lumayo, no, sa gawain po ng Panginoon. Akayin po natin sila, pabalikin po natin sila, no, sapagkat sila po ay itinagubilin ng Panginoon sa atin, no? Upang sila po ay atin pong
paalalahanan at alagaan din po. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon, ang Diyos na banal, ang Diyos na mabuti, na palagi po tayong binibigyan ng fresh revelations. Hallelujah. Sige po, manalangin po tayo. Hallelujah. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming marami pong salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyong bugtong na anak na si Jesus na sa pamamagitan ng kanyang dugo na itinigis sa krus ng Kalbaryo. Nabigyan po kami ng kalayaan, Panginoon, na makapasok sa pinakabanal na lugar. Binigyan kami ng pagkakataon, Panginoon, na masambaha sa Espiritu at katotohanan. Maraming maraming salamat po, O Diyos, sa umaga pong ito. Buong pagpapakumbaba, Panginoon, naririto po ang iyong mga anak sa DM Pad, Lord. Kami po'y lumalapit at nagbibigay ng aming wagas na pagsamba. Itinataas ang iyong dakila at makapangyarihang pangalan. Maraming maraming salamat po sa umaga pong ito. Tunay na ang buhay namin, Lord, ay araw-araw mong pinagpapala, Panginoon. Salamat po ng marami, Lord. Patuloy kami iyong palakasin, Panginoon, maging matatag sa amin pong pananampalataya at itaas pa at iangat pa, Lord, ang antas ng aming pananampalataya sa bawat araw, Panginoon, na naririnig po namin, nakikinig po kami, nag-aaral kami, nagme-meditate kami, Panginoon, ng iyong salita. Maraming marami pong salamat sa buhay po ng aming kapatid na si Brother Nelcar Marciano, na siyang ginagamit mo, Panginoon, dito po sa pamilya ng DM Pad. Inakasangkapan mo ang kanyang buhay at ito'y patuloy mo nga pong gawin, Panginoon, sa buhay po ni Brother Nelcar Marciano. Alisin mo po, Panginoon, at palitan mo ng kalakasan, Lord, ang kanya pong maranasan sa araw na ito. Salamat sa buhay po niya, Panginoon, at maging, Lord, sa pag-aaral ng iyong salita at sa pagpapahayag nito, patuloy siya po ay iyong pagpalain. Higit pang pagpapala, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay at higit na magamit mo siya, Panginoon, sa iyong ubasan kasama ang kanyang asawa na si Sister Tess Marciano at ang kanilang buong sambahayan. Maraming marami pong salamat maging sa lahat po ng mga taga-DM Pad na naririto po ngayong umaga. Amin pong itinataas sa mga prayer request ngayong umaga, Panginoon, sa buhay po ni Grant, Lord, ang anak po ni Sister Ivy na hanggang kahapon pa, Lord, na nakakaramdam po siya, nararanasan niya ang lagnat. We pray in the name of Jesus, Lord, na alisin mo na, Panginoon, Lord, pagalingin mo po si Grant, Lord, sa kanyang lagnat in the name of Jesus, in the name of Jesus. Ipuin mo po ang kanyang katawan, Panginoon, magmula ulo hanggang kanyang talampakan, Lord, na siya po ay manumbalik ang sigla, Panginoon, mawala ang lagnat na yan in the name of Jesus. And we apply the blood of Jesus sa buhay po ni Grant. Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Maraming marami pong salamat, Panginoon. Maging Lord kay Sister Ivy, Lord, bigyan mo po siya, Panginoon, ng lakas, Lord, sa kanya pong pag-aalaga, sa kanyang anak. Maging Lord, sa kanya pong mga iniisip at inaasikaso sa bawat araw. Lalong-lalo na, Panginoon, ang pananabik na makita niya ang kanyang pamilya dito po sa bansang Pilipinas. Lord, anuman po ang panalangin po niya at desire ng kanyang puso. Lord, amin pong, Lord, kami po'y nakikiisa, Lord, sa panalangin po niya in the name of Jesus. Maraming maraming salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na sumasagot ng aming panalangin at walang bagay na mahirap sa iyong gawin, Panginoon. Maging sa lahat po ng naririto sa DM Pad na umaten po ngayon, Lord, maraming marami pong salamat, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. Nakikita mo po, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. Ikaw ang lubos na nakababatid ng mga detalye, Panginoon, at pangangailangan ng buhay ng bawat isa sa amin. Lord, naririto po kami, anuman ang mga pangangailangan, Panginoon, anuman yung mga prayer request ng aming mga kapatid para po sa personal, maging sa bawat miyembro ng pamilya, sa mga kamag-anak, mga kaibigan, Panginoon, lalong-lalo na Lord, sa aming pong pang-araw-araw na pangangailangan, Panginoon, patuloy kami ay umaasa po sa inyo, Lord, sapagkat ang lahat ng bagay, Panginoon,
Lord, ay sa inyo po galing, Panginoon, at ikaw po ang Diyos na mabuti na kailanman, Panginoon, hinding-hindi kami iiwan at hinding-hindi kami pababayaan. Pagpalain mo rin po ang bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Lord, salamat, Panginoon, sapagkat inalis mo na ang COVID sa bansang ito. Ayan po ang aming deklarasyon, Panginoon. Hallelujah! Maraming marami pong salamat, Lord, na unti-unti na po, Panginoon, nararanasan ang bansang ito, Panginoon, ang pag-angat ng economy. In the name of Jesus, maging Lord sa eleksyon sa darating na Mayo, patuloy na itinataas namin ang bansang Pilipinas at ang bawat mamamayang Pilipino. Lord, na sundin, Panginoon, Lord, ang panuntunan at pamantayan kung papaano po kami pipili ng kandidato na amin pong iboboto. Lord, ilagay mo po sa puso ng bawat mamamayang Pilipino, Lord, na ang pipiliin namin yung nararapat, Panginoon, nararapat at may totoong banal na pagkatakot po sa iyo, aming Panginoong Jesus. Maraming marami po salamat, O Diyos, ang lahat ng gawain namin sa araw na ito, ang lahat ng aasikasuhin namin, pupuntahan namin, Panginoon, amin pong ipinagkakatiwala, Panginoon, sa iyong dakila at makapangyarihang kamay. Gabayan niyo po, proteksyonan niyo po ang buhay ng bawat isa, kasama po ang aming buong pamilya, bawat miyembro po ng aming pamilya. Amin pong, Lord, ini-entrust sa iyo ang lahat ng mahal namin sa buhay, maging ang lahat ng bagay, Panginoon, sa buhay namin. Maraming marami pong salamat, O Diyos. Muli, Panginoon, nais po naming sabihin, Lord, that we love you and we need you, our Lord Jesus. Marami pong salamat, and we declare the love of the Father, the grace of your Son, Lord Jesus, and the sweet fellowship of the precious Holy Spirit be with us now and forever. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Amen. At palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Maraming salamat, Brother Nato. Thank you po, Brother Nato. At sa bawat isa po, God bless po. See you all again tomorrow. God bless, Brother. You are healed, God, in Jesus' name. Amen. Amen, amen. Thank you, Lord. Bye-bye po.